Ito naman ang isang video kung saan ay idiniklara at ipinroklama sa Nueva Ecija ng isang congresswoman, si Congresswoman Swan Singh, sa kanilang distrito, si Vice President Lenny Robredo. Ito'y may bahay ni Congressman Toto Swan Singh. Panoorin po natin ang video na ito para marinig at mapanood po ninyo ano po. Sa araw na ito, sa oras na ito, sa harap ng aking mga kadistrito, formal kong iniindurso ang aking matalik na kaibigan bilang Pangulo ng Pilipinas, Lenny Robredo! Ako po, pag ako po naging Pangulo, mas madalas nyo akong makikita. Pag ako po naging Pangulo, hindi kayo mahihirapan, hindi po kayo mahihirapan na makatawag ng aking pansin dahil dito sa dalawang kasama ko sa unahan. Pag ako naging Pangulo, ang aking pong pangako, konti man kayo, maraming man kayo, pupunta ako dito para bisitahin at pakinggan yung inyong mga hinain. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo, mabuhay po kayong lahat. Yun po, napakinggan ninyo si Congresswoman Swan Singh ng Nueva Ecija. At yung asawa niya, pakita mo yung litrato. Ito naman, ito yung mga panibagong nagpahayag kasi ng suporta sa kanya. Yan o, si Horacio Toto Swan Singh. Yan po yung asawa naman nung Nueva Ecija Congresswoman. Ho? Ang pangalan nun si Congresswoman Estrellita Ging Swan Singh. At ang nakikita ninyong larawan ngayon ay si Congressman Horacio Toto Swan Singh, 2nd District ng Sultan Kudarat, ha, mga kaibigan, na nag-endorse rin po kay Vice President Lenny Robredo. Sa ano ho, doon sa ano tawag nito, forum ng Commission on Elections at ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, yung isa hong vice presidential candidate na si Ginoong Rizalito David, ha, inindorso naman si Vice President Lenny Robredo doon sa forum, mga kaibigan, para sa May 9 election. Ang sabi niya, tahasan kong ini-endorso with respect to my katandem na si Dr. Montemayor na si Lenny Robredo ay ating tulungan. Ito yung sinasabi ko sa inyo At least ito nagpakita ng pagmamahal sa bayan. Yung bang gini-give up na niya, di ba? Isinusuko na ang pansariling hangarin, ang pansariling interest, alam niyang hindi naman sila mananalo, dito na tayo tumulong sa kandidato, mga kaibigan, kay Robredo. Yan si ano yan, Vice Presidential Candidate Rizalito David. Hindi katulad nung si Lacson, nag-alok daw siya.
ha, ng best solution, best formula. Nung unang magkausap sila ni Vice President Robredo at saka yung ibang kandidato, kung sino sa atin ang mababa sa survey, mag-giveaway aatras para dun sa mataas sa survey. Eh kung talagang yun, mabuting hangarin, mga kaibigan, kaya nagkasundo sila noon, kaya hindi, gawin mo ngayon. Diba? Hindi niya magawa ngayon. Bakit? Eh hindi naman mabuti hangarin niya eh. Maganda lang yun sa salita, yung sinabi niya. Maganda lang pakinggan dahil maganda yung salita. Sa salita lang. Ha? Eh sabi nga, walk the talk. Gawin mo yung sinasabi mo. Meron ding 30 commuters transport groups, ha? Commuters group at transport groups ang nagpalabas ng kanilang unity statement. Sumusuporta kay Vice President Robredo at Senator Kiko Pangilinan sa May 9 election. Ang sabi nila, ito ang totoong unity. Ha? Pagkakaisa na hindi politiko ang sentro kundi ordinaryong mga mamamayan. Hanggang ngayon nag-aantay ako ng susuporta sa kanilang publiko. Manang gagaling sa publiko. Hindi ka tol kay Robre, akadim, kung ano-ano na eh, mga kaibigan eh. Ha? Maging mga yung mga anak mismo ng kalaban ni Vice President Lenny Robredo sa kanya sumusuporta. Tingnan ninyo itong anak ni Governor Jombic Remulla, mga kaibigan, si Robin Remulla. Ha? Eh lumantad po openly in support of Lenny Kiko sa kanyang post na nag-viral. At kasalukuyan po siya ay hinaharas ng unit trolls. Oh, yan ba masasabi mong unity? Sabi, pagkatawag, nagkakaisa na. Saan nagkakaisa? Sa tiyan ninyo? O sa bulsa ninyo? Ha? She has deactivated her account. Tinanggal niya yung account niya. Sinara niya. Sabi niya kasi ron, ako, Robin Remulla, si Robin Remulla, UP Law 2023. Sabihin eh, graduating siya next year, di ba? Express my full support for the candidacy of VP Lenny Robredo and running mate Senator Kiko Pangilinan for VP. Ito'y binabasa ko lang, ha? Balita po ito, mga kaibigan. Oh, katulad din ito nung isang anak ni Erap kay La Arne, si Jake Ejercito, Juana Bear na anak ni General Bear, si Lorenzo Legarda na anak ni Loren Legarda, eh pang-apat na po ito, si Robin. May isa pa, yung una, yung pamangkin ni Dugonyo, yun nga, yung Jake Ejercito. Mga kaibigan, yung si Dr. Noel Duterte, kung di ako nagkakamali, yun po yun, mga kaibigan, pamangkin buo ni Digonyo. Meron din pong mga leader ng NGO, ha? People's Group, mga kooperatiba sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa ang nagsama-sama at nagpahayag ng suporta sa tambalang Lenny Kiko. Sa kanilang statement of support o pahayag ng suporta, idiniklara nila na sila ay may mataas na tiwala kay Lenny at Kiko pagdating sa kakayahan at sa kanilang mga plataforma na kasang-ayon nung kanilang
nung sa civil society leaders mission o yung mission ng civil society at prinsipyo. Oh, at naniniwala sila na ang kailangan ng bansa na mga leader ay yung nakikinig sa kahit sa karaniwang sektor. Yun yung katangian ni Vice President Lenny Robredo. Kaya, di ba, pag nakausap mo siya, kahit anong klase ka ng tao, hindi yung nagmamadali, di ba? Ah, ano yun? Di ba? Ah, ganun ba? O sige, ha? O ito, ganito, ganun. Ganyan yung mga indoropot eh, politiko. First time ko nakaharap ng ganyan tao. Para ka nakikipag-usap sa kapitbahay lang na may panahong makipag-usap, di ba? Hindi chismis, ha? Oh, hindi ito yung kamukha dun sa kung saan-saan lugar na parang CCTV, ha? Na nagchichismisan. Hindi, oh, ibig sabihin yung relasyon, di ba? Pag nag-usap kayo, talagang ano, iniunawa niya yung sinasabi mo. Dun mo mararamdaman ng tao. Yung sincerity ng tao. Di ba pinaliliwanag ko sa inyo? Si Gloria eh, panayang bola sa akin yan nung araw. Tumatakbong, ano yan, senador, hanggang sa tumatakbong vice president o vice president na siya. At nagbabalak pa lang kumandidatong presidente. Oh. Tama ba ako? Hindi, senador siya eh, di ba? Panahon ni Presidente Ramos. O pagkatapos eh, tumakbong Vice President noong 1998, nanalo siya si Era pang presidente, di ba? Oh, mga kaibigan, hanggang naging Vice President yan. Pero ako po ang mabigat ang loob. Ha? Hindi naman ako nagkamali, di ba? Eh, taga walang hiya talaga eh, di ba? Eh, tayo, di ba, aling konti ang kaibigan natin, ang kakilala natin, basta alam kong hindi man luloko, di ba? Oh, sabi ko nga sa inyo, pinakikiramdaman ko ang tao kapag kinakausap ko, kikipag-usap ako. Oh, ganun si ano, Robredo, walang pagkukunwari. Walang itinatago. Ang tao na walang pagkukunwari, walang tinatago, ha, makikipag-usap sa iyo ng tao sa tao. Ganun siya kausap eh. Ba't di mo mamahalin yung taong yan? Di ba? Mga kaibigan, kasi alam mo, mahal niya ang bayan. Sino ba mga minamahal nating politiko? O naging public servant? Di ba, mahal natin yan sina Quezon, di ba? Sina Magsaysay. Mahal natin yan eh. Mga kaibigan eh, maging yung ating mga bayan eh, mahal natin yan eh. Mga kaibigan eh, ba't natin minamahal? Kasi ang pagkakaalam natin, mahal nila ang bansa at ang mamamayan. Ang sino mang hindi nagmamahal sa bansa, hindi niya mahal ang bayan niya, ang kababayan niya. Mga kaibigan, oh, ganun po yon. Yung ibang klaseng pagmamahal yun, baka akalaan ninyo, nanliligaw ako, kay Lenny Robredo. Pagkano maliligawan yan, eh, mas matanda ako riyan. Di ba? Hindi naman ako si Digonyo, pedophile. Ay, este, ano? Ni, sino ba yun? Eto, 500 mga kinikilalang scientists, engineers, at academic sa bansa ang nagpahayag din ng kanilang suporta kay Vice President Robredo. Ipagpapatuloy po natin yan pagkatapos nating, hindi, tapusin ko na, no? The quality of life, sabi nila, ang kalidad ng pamumuhay sa ilalim ng Robredo presidency will be enhanced, mapalalakas, dahil sa kanyang mga solusyon na makabuo ng mga hanap buhay, bawasan ng korupsyon, mas mabuting edukasyon, and SU, ano ba yung SU? Interventions
to increase livelihoods in key sectors while protecting the environment and making communities more resilient. Ito, more than 2,200 na FEU community, ang mga Tamaraws, kasi yung FEU, Tamaraw yan, di ba? Para kay Lenny Kiko, yun. Commanded by the Nick Joaquin penned FEU hymn, to battle for the right. These members of the FEU community signed this statement of support habang tumutugtog yung awitin ng FEU na isinulat ni Nick Joaquin, mga kaibigan, na battle for the right. Eh, lumalagda naman sila sa statement of support. Very dramatic, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Yung mga surveys kasi, halata naman na yan ay propaganda at mind conditioning at prelude to cheating. No? Napakarami na malalakas sa kandidato pero hindi nasasali doon sa kanilang mga preferences. At isa pa, Igan, there are 42,000 barangays in the whole of Philippines, 55 million voters. Magsusurvey ka ng 1,800. E di, wala sa ano yun. Walang tamang formula. Kaya yan, kasinungalingan yung Pulse Asia at SWS na yan. Mga bayaran yan, mga propagandist at mga cheaters. Kung hindi po tayo magiging busy, iikot tayo, bilang isang media man, kailangan natin mag-observe para naman sa susunod na araw, meron tayong maibabalita sa inyo tungkol sa outcome ng eleksyon. Hindi ho ba? Oh, hindi ko rin alam kung bukas makapagpo-programa. Hindi siguro, mga kaibigan, di ba? Hindi na muna tayo magpo-program. At sa Lunes, hindi ko maipapanga kung may programa tayo. Kasi nga po, yun eh, araw ng eleksyon. Bilang isang miyembro ng media, kailangan nating makipag-usap sa mga tao, personally ay makita natin ang conduct ng eleksyon. Para susunod na araw, meron tayong mga maidadagdag sa ating programa tungkol sa naging conduct ng eleksyon. Bayan ko ay isa ang dahil, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Kaibigan, ang bawat kaibigan.